Masayang inanunsyo ni Kobe Paras ang kanyang paglalaro sa Japan B-League at katulad ng mga naunang Pilipino, ito ay makakabuti sa kanyang basketball career. At natuwa naman ng mga Japanese fans dahil isa raw itong magandang balita. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutan pong i-like, i-subscribe, and hit that bell button para pareho tayong updated. Ang Niigata Aldrex ang napirmahang team ni Kobe Paras. Katulad nila Ray Parks, Javi Gomez de Liano, at ng magkapatid na Ravenna, ito ay nasa Division 1 ng Japan B-League, kaya mas medyo mabigat ang competition. Noong nakaraang season ay hindi kagandahan ang standing ng Aldrex na may 16 wins and 38 losses. Ito ay kaapat sa huli na may pinakamababang standing at halos malapit na sa team ni 30 na Sanin ni Phoenix. Pero it doesn't matter, ang mahalaga ay ang panibagong yugto sa karir ni Kobe kahit saan naman siya mapunta. At ayon nga sa source ng Tiebreaker Times ay naunang nakausap ni Kobe ang Utsunomiya Aldrex na number 1 sa standings noon. At hanggang dumating nga ang opportunity at kanyang tinanggap ang offer ng Niigata Aldrex. Isang magandang desisyon para kay Kobe Paras. Unang-una sa kanyang edad na 23 ay dapat nga lang na siya ay pumasok na sa isang pro league. Makakatulong ito sa kanyang maturity sa pakikisama sa bagong team, players and coaches at mga import. And for Kobe playing as an Asian import, magkakaroon siya ng responsibilidad at makakatulong sa kanyang mindset as a player. Maganda rin decision dahil competition-wise ay maganda naman sa B-League. Mayroong 2 hanggang 3 import kada team, mayroong mga international coaches at dahil nga ay may 20 ball clubs, kaway lalaro ng at least 60 games kada season. Malaking adjustment ito para kay Kobe, pero malaking tulong ito sa kanyang confidence at development sa mga darating na panahon. Sa website ng Aldrex ay hindi pa na-update ang pangalan ni Kobe, pero makikita ang 2 import sa kanilang listahan. Nandoon ang dating NBA player na si Jeff Ayres, isang 16 power forward, at ang Hungarian player na si Roscoe Allen. Dahil nga sa kasalukuyang sitwasyon, ayon sa Aldrex ay hindi pa alam kung kailan makakapunta ng Japan itong si Kobe. Idagdag pa natin ang mahabang processing ng papeles sa Japan. Ang mahalaga sa ngayon ay nakapirma na at alam na ang bagong destinasyon ni Kobe Paras. Basta maging patient lang sa proseso, katulad ni Ray Parks. Iba talaga ang pakiramdam na makapasok sa bagong liga, malayo ka man sa bansa pero makakapag-focus ka naman sa basketball. Excited na raw si Kobe makilala ang kanyang mga teammates at mga fans ng Niigata Aldrex. At ito na nga ang panahon at tunay na oras na si Kobe Paras is going pro.